Hey, it's Phil. Sa mga susunod na linggo, ang i-upload kong content sa vlogs ko ay about UPLB. But for now, itutur ko kayo pero nasa loob lang tayo ng kotse. Welcome to the UPLB Campus Tour Car Ride Edition. Sa unang part, susundan nyo lang yung red line. So, dadaan tayo sa kaliwa at hindi sa kanan. Kumbaga, ito yung makikita mo kung sumakay ka ng kaliwang jeep. So, dadaan na tayo ng SEM at sa Raymundo Gate. Pagpasok, ang unang makikita ay ang Kwek-Kwek Tower, ang CDC, yung big screen at yung Sea Park. Huwag kang maglalakad dito kung sabog ka na kasi hindi pantay-pantay yung tiles dyan at may tendency kang madapa. Dito rin makikita yung Big Bellies, ibang dorm at Janches. Meron ding mga Xeroxan dyan. Dito na banda yung Raymundo Gate at yung College of Economics and Management. Dun sa hinintuan natin sa map, meron kasing part na pwedeng lumiko dun. So, susundan nyo naman yung violet na linya. Pagkaliko dun, makikita yung SEM, IWEP, yung SEM, yung likod ng CAS, at makikita rin dun kapag lumiko ka, makikita si Oble, yung Fisay, and yung Che. Ito yung makikita pagliko yung gilid ng SEM, and then dyan din yung parang red staples. Sa gilid yung IWEP o Biosci. Tapos forward ka lang ng onte, andun naman yung CAS and yung OUR. Sa OUR ka nagpapa-ID at nag-aasikaso ng mga papeles mo. Kapag nag-move forward ka, makikita mo na yung main gate dun sa IWEP. Kapag sa IWEP, nandun yung mga Agri 41, mga entomology, mga insect, and dyan din kami nag-collect ng mga grass whatsoever. Andiyan naman yung circa, kapag kumanan ka, CAS and oblation, kapag kumaliwa ka, nandun naman yung main live. Pag dumiretso ka, ito yung nasa likod ng CAS at nasa likod din ni oble. Ang malaking puno dyan, yan yung kapok tree or yung naglalabas ng parang mga white-white and nagmumukhang snow kapag graduation season. Dito, as I have said, makikita na si Oble, yung Fisay, yung CAS. Tapos pag dinerecho, makikita mo na yung Kwek-Kwek Tower at yung Che. Che, Che lang ako. Charot, yun yung College on Human Ecology. Ngayon, balik na tayo sa pwedeng daanan ng jeep. So, nag-detour lang tayo saglit para ipakita ko pa yung ibang daanan. So, pag dinire-diretso natin yan, makikita natin yung Westbrook and yung school na hindi based sa UP. Tapos, gigilid and makikita naman natin yung main library and then dire-diretso sa never-ending bridge. So ayan yung tinatawag na never ending bridge. Hindi ko alam kung bakit yun yung tawag or panakot lang na babalik na rin mo yung damit mo para matapos yan. Pero huwag kayong mag-alala kasi natatapos naman yan. Pag gumanan, papunta sa F-Park. Kapag dumiretso, papuntang forestry and UHS.
kami nakaakyat kasi baka bawal doon. Pero pag sinundan niya yung violet na line, papunta na siya sa forestry and then sa UHS. Tapos babalik doon sa red line, dadaan tayo sa likod ng DL Umali, madadaanan din natin yung Japanese Garden. So ito yung Nihon Koen, yung DL Umali, and antayan ng jeep paakyat ng forestry. May shortcut sa Nihon Koen papunta ng UHS pero hindi talaga siya shortcut kasi mahabang hagdanan yon. Didiretso sana kami para makita yung men and women's dorm pero may ginagawa sa daanan kaya di kami makadaan. Pagliko ng DL Umali, makikita na doon si Mariang Banga. Susundan yung red line and then makikita yung SU building and then dumiretso pa ng onte para makita yung Baker Hall. So pag dinerecho yan, makikita uli yung Kapok Tree and yung Sperm Bridge. Hindi ko alam kung bakit yun yung tawag sa Sperm Bridge pero sabi nila yun daw kasi yung amoy. So malay ko ba, diba? Hehe. So ayan sana yung dadaanan namin, idederecho lang yan para makita yung mga dorm pero may construction nga. Sa kabilang gilid nito, andun yung SU pero hindi ko napakita kasi nadaanan na namin. So ang gagawin ko na lang, ipapakita ko yung view or yung parang pabalik na view kung kailan na-videohan ko yung SU. So again, nag-detour lang tayo para mapakita yung SU and then ngayon si Mariang Banga. Tapos mas makikita nyo rin dito yung kabuuan ng DL Umali. Diyan madalas nanonood ng theater play, mga indie film and whatsoever kasi malaki yung loob niyan. Ngayon, balik na tayo sa original nating direction. Galing SU papuntang Baker Hall. Medyo malayo pa pero babanggitin ko na yung TBA or yung tallest building around. Pero joke lang, yun talaga yung Carillion. Sinasabi lang yung TBA or to be announced na mga lugar kapag hindi pa kompleto yung information sa SAIS. Dito na yung Milka Cream o yung bilihan ng Choco Milk and mga yogurt, yung swimming pool and then yung Baker Hall na maraming horror stories. Yung fertility tree, siya yung pinakamalaking tree na makikita nyo. Ngayon, susundan nyo yung violet line. Ayun na yung kabuuan ng F-Park. Hindi na kami nakaikot or nakaliko kasi nga may construction sa pag-ikot nun. So, babalik tayo dun sa red line. Nandun na kami sa part na malapit sa fertility tree. Kapag dinerecho yon, makikita na dun yung Ansai. Kapag dumerecho dun, susundan nyo yung violet line. And then, pag dinerecho yon, dun makikita yung D3 or yung pinakang bilihan or gawaan talaga ng chocolate milk. Pag lumiko, papunta na tong vet med, pwedeng lakarin, pwedeng kotse, and then yung diretsyo na parang mapupunta ka sa portal pa ibang mundo, hindi, kasi yun yung pa D3. And then pag lumiko, may daan din dun papuntang Copeland kung saan ginagawa yung mga human kinetics or HK. So dati ng face-to-face class pa, ginagawa pa lang tong part na to. Pero ngayon, open na siya and medyo malaki na yung progress ng pagkakagawa. Papa
ipapakita ko lang sa inyo kung nasa ang part na tayo ng map. So kung sinundan nyo pa yung violet na line, papunta na yon sa Iri. And then babalik dun sa red line para madaanan yung Seiya. Dun sa tinuturo ko, dun dati kami nagtatanim sa Agri 32. So swerte yung mga naka-online class ngayon kasi hindi kayo maiinitan para magtanim physically. Dito talaga yung dream building ko kasi maraming pogi. Charot, hindi kasi yan yung dream course ko. Tapat niyang senior social garden, diyan kami nagkabisado ng mga scientific name ng lahat ng puno at ng mga halaman. Sa part natin kanina, kapag kumanan ka, makakapunta ka na kay Oble or sa mat building. Pero hindi kami doon dumaan, so babalik tayo doon sa red line. Pag susundan niyo red line, tuloy-tuloy na lang yan, papunta sa UP LV Gate kung saan tayo pumasok kanina. So yan, pwede pa nating madaanan uli yan kapag yung sinakyan nating jeep ay UP kaliwa. Sa part na to, mayroon ng gawang tulay para papuntang Iri pero bawal dyan ang mga public transportation. Pagliko, makikita na yung mat building, sa kabila naman ay simbahan. Kaya ang tinatawag nila sa daanang ito ay purgatorio kasi parang nasa gitna ng heaven at hell. Meron ding school sa tabi ng mat building pero hindi ko gaanong napakita. Kaya ang gagawin ko na lang, papakita ko uli yung sa isang direction naman ang galing. Itong sa kabilang direction, ito yung most likely makikita mo kapag kumaliwang jeep ka. Merong CA or College of Agriculture pero andin yung mga cashier and other offices. Tapos pag dumiretso, andun na yung MSI or yung isa pang ang school and then katabi yung mat building. Nag-detour lang tayo para ipakita ko ng mas malinaw yung kabilang side na hindi ko na-videohan. Pa, makikita mo na kung saan ako nagdo-dorm. Abangan nyo yung aking moving out sa dorm ko na vlog. And then pag onting forward pa, makikita nyo na yung UPLB gate na pinasukan natin. That's it for this video. If you like this, give this one a thumbs up. Comment down anything below. And of course, share this to your UPLB friends. You're already here, so might as well subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlog na mostly about UPLB pa rin. Most of the videos are mine and other are credits to my brother Kay Farfano, while the map shown is sourced from biyahinglaguna.com. Thank you very much, and again, thank you for watching this video. Remember to keep the world full of sugar and spice and everything nice.